Good morning mga ka-wildy boy. Walang pasok pero bayad. So okay lang. 32 hours a week kami ngayon. Pero this week yung mga fabrication, no, yung mga night shift may pasok sila mamaya, 4 hours. And ganun din kami next week, alternate lang. So sa mga may mga allowable na vacation, katulad ko, na allowed mag-vacation and meron pang natitira, pwede kong i-file yun. Final ko ng vacation itong araw na to, so kompleto yung bayad sa akin for 5 days, 40 hours yun this week. So yun mga oldie boy, buhay OFW, buhay butcher dito sa Canada. Nandito nga pala ako sa may Calgary nakatira and ako yung trabaho sa isang meat plant dito sa High River. Cargill Meat Solutions mga oldie boy. In this video is i-share ko sa inyo ano ba yung pagkakaiba ng pag-a-apply sa Pilipinas at dito sa bansang Canada mga kabayan. So share ko lang sa inyo based in my experience and magbibigay rin ako ng mga advice sa mga nangarap makapagtrabaho dito sa bansang Canada. Ano ba yung mga dapat ninyong taglayin nang sa ganun kayo yung maging more focus, maging more motivated. Ganda nga pala ng weather ngayon compared kahapon. Pumasok ako kahapon, mahangin and then ulap, grabe kulimlim and then umuulan. What's up mga kawildi boy? Kamusta mga kababaya? Welcome sa kang channel. Ako nga pala si Wildy, isang Pilipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatabili, i-ask me. Basta click like and subscribe then share mga video ko sa White Sea. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Hey, Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Kahapon pala mga kuldi boy, nung nakuha yung coffee break, nakita ko yung mga newly deployed butchers. Nung nabanggit ko sa inyo na dumating nung June 12. So, 8 sila. Ba't hindi ako nakapagpa-picture kasi ano eh, medyo nagmamadali sila eh. Kasi parang dumiretso sila, bumalik sila ng hotel. Dumaan lang sila sa planta gawa ng may mga konting mga ano doon, parang signing and then binelcome din sila ng mga HR representative sa aming planta and I believe may mga binigay sa kanilang mga I think yung gift card and mga iba mga stops upon welcoming. So yun, what's up mga kawildi boy? Isang pinagpalang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. In reality mga kabayan, sa Pilipinas, based in my experience, kapag nag-apply ka ng mga trabaho locally, kinakailangan talaga hanggat maaari meron kang natapos para magkaroon ka ng mas malaking chance na makapasok sa mga trabaho ang gusto mong applyan. Pero, just in case lang, ikaw ay isang high school graduate katulad ko, kumaga, limitado yung mga job opportunities na maaari mong mapasukan. Yan ang katotohanan mga kababayan. Pero dito sa bansa ng Canada, regardless, kahit wala kang natapos na degree, as long as ikaw ay willing sa trabaho at willing to train ka, pwede ka makapag-apply. And aside from that, sa Pilipinas, isa na rin yung edad sa nagiging hadlang sa pag-apply sa trabaho or yung makakuha ka ng trabaho. Dahil may mga set of qualifications when it comes to age. Kumbaga age requirement mga kabayan na. May mga agencies, may mga establishment na kinakailangan
ma-meet mo ang required age nila para ikaw ay maging qualified applicant. And sad to say, kapag yung mga kababayan natin ay lumagpas sa edad na 30, 40, may mga restrictions na para sila ay makapasok sa mga nasabing job posting or job opportunities. Pero dito sa bansang Canada, ang kabaliktaran naman, as long as kaya mo pa magtrabaho, ikaw ay tatanggapin, bibigyan kanila ng equal opportunity para i-dignify mo ang iyong sarili, para ikaw ay makapagtrabaho, makapaghanap buhay. So yun ang kagandahan dito sa bansang Canada. Sa Pilipinas, meron din silang mga height requirement, meron din silang, sabihin na natin, ito totoo to mga kabay na kinakailangan with pleasing personality. Well, dito sa bansang Canada mga kabay na, kaya nga sa bansang Canada, ang resume dito, kung mapapansin ninyo compared sa Pilipinas, walang photo dahil hindi naman mahalaga sa kanila dito ang itsura. Ang mahalaga dito ay kung kaya mong i-perform ang trabaho, hindi nila tinitingnan ang iyong itsura. Kung anong race mo, kung anong nationality mo, ethnicity, whatsoever, ang pinakamahalaga ay kaya mong gampanan ng trabaho na iyong ina-applyan. So ganun dito sa Canada, napakalaki ng diferensya mga kabayan. Napakalaking hadlang mga kabayan ang nangyayaring mga discrimination, but I'm not saying na lahat. Kumbaga, ito kasi ay realidad mga kabayan. Sa Pilipinas, naranasan ko na ako ay nag-apply, hindi ako natanggap dahil kinakailangan ng mga ganitong nasabing qualification. But I'm not saying if makaranas ka ng ganitong mga discrimination, is dapat kang ma-discourage. Ang kinakailangan mong gawin, lalo ka pang magpursige. Patunayan mo na kaya mong makahanap ng trabaho kahit hindi mo ma-meet ang ganitong mga qualifications or kung ano mang hinahanap nilang mga requirement. Maghanap ka ng ibang mga ways and means na kung saan dun ka makakahanap ng trabaho at dun mo may papagpatuloy ang iyong pangarap. Kung ikaw ay nangarap makapagtrabaho sa bansang Canada, Australia, United Kingdom, New Zealand, or kung saan mang bansa mo gusto makarating. Ang susi mga kabayan na para matupad mo ang iyong pangarap, consistency, patience, have a positive mindset mga kuldi boy. Sundin nyo yan. Set your goal, make a plan, make things happen mga kabayan. Set aside natin yung kawalan ng pag-asa, iset aside natin yung pag-aalinlangan, kasi dyan tayo panghihinaan ng loob eh. Kumbaga, mawalan ka ng pag-asa na magpatuloy ka. Lahat ng tao nagkakaranas ng pagsubok. Mayaman, mahirap, walang pinipili. Tatamaan ka talaga ng problema, mga kabayan. Remember this, kinakailangan mo lamang maging focused and be more motivated, mga kabayan. Para nang sa ganun, magkaroon ka ng progress. So yun mga kuldiboy, ha? Lagi kong sinasabi sa aking mga videos, isang way para magkaroon ng katuparan ng inyong pangarap na makapag-abroad, gain experience as a butcher in the Philippines. Regardless sa meat shop mo yan kukunin, supermarket, wet market, sa hotels, restaurants, kahit sa ang establishment, as long as makapag-provide kayo ng certificate of employment and the rest requirements kinakailangan may provide ninyo, syempre gain the required experience mga kabayan. And aside from that, pwede rin kayong mag-gain ng ibang mga particular skills as long as yan ay magiging daan para kayo ay makarating sa ibang panig ng mundo. So, ganun lamang mga kuldiboy, ha? Kinakailangan nyo lamang lakasan ang inyong loob, tiwala sa sarili, tiwala sa may kapal. Manood kayo ng mga videos aside from my videos. Napakarami mga videos on YouTube na maaaring papagbigyan ng information, tips, ideas para magkaroon kayo ng kaalaman kung paano nga ba simulan, ano ang dapat gawin para kayo ay makapagtrabaho abroad at matupad ninyo ang inyong pangarap. So ganoon lamang mga kuldiboy, ha? Napakarami natin mga kabayan na natupad ang pangarap dahil sa pagsisikap, pagpupursige, regardless of education, kahit sila ay overage, kahit sabihin na natin walang pleasing personality. Ang sinasabing pleasing personality sa mata lang ng tao yan mga kabayan. Ha? Pero sa mata ng employer, kinakailangan ang pinakamahalaga sa lahat, yung kakayahan mong magtrabaho. Not unless kung ang ina-applyan mong trabaho ay supermodel ka, artista ka ba, of course, itsura ang iyong magiging puhunan. Pero kung usapang pag-abroad, ang priority, skills mga kabayan. Butcher, welder, carpenter, farm worker, baker, kahit anong uri ng trabaho, as long as skill jobs, yan ang pinapriority sa ibang bansa. So ganoon lang mga kuldiboy, ha? Kinakailangan nyo lamang kumilos, gagawa kayo ng paraan, at
kinakailangan nyo lamang magpatuloy. Saka sakaling nagustuhan ninyo ang video na to, don't forget to give a thumbs up. And syempre kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities, buhay FW, buhay butcher na aking na-upload. Keep safe always mga kundi boy. Watch my previous videos para magkaroon kayo ng information, tips, ideas, and especially knowledge. Lalo-lalo na when it comes to being a butcher here in Canada. See you in my next video. Bye-bye mga kundi boy.